Solid yun ah. Kala ko papagaya no. Uy, accidente pa. Oh shit, ay. Napaas. Ah. Nabaklas ko na yung mga fairings, puan, tas na drain ko na rin yung oil. Sinek ko yung coolant ko, below ano na siya, below mid. So kailangan ko magdagdag. Eh, dito sa pipe, hindi ko na ito babaklasin. Dadalhin ko na lang sa shop ng ganito para sila na yung magbaklas tsaka magkabit ng full system. Kasi magpapagawa nga tayo ng midling para sukat na sukat. So ang gagawin ko ngayon is i-change oil ko muna, papalitan ko yung SP, papalitan ko yung air filter, tapos hindi ko ibabalik yung fairings kasi dadalhin ko sa siya para dun sa exhaust. Lagyan natin to ng laman. Tarara. Uy! Tayo shooter. Tumapon ng konti. Ito yung kagandahan sa SR eh. Yung lagayan ng oil niya accessible dito. Kahit may fairings yan, na-access mo. Kaya kahit hindi ka gumamit ng embudo, okay lang. Comment below guys kung meron kayong alam na pagawaan ng lifter. Yung sa motorcycle, yung para umangat, para hindi na kayo upo ng upo. Kasi ang hirap pagka upo ng upo. Tsaka maganda kasi yung para pag nag-car wash ka, nag-motor wash ka, iangat mo na lang yung motor. Hindi ko na ituturo sa inyo guys kung paano ito tanggalin. Kung gusto niyo malaman kung paano tanggalin to, meron namang ginawang video si Fit to Ride. Visit yung channel niya para dito sa tutorial kung paano tanggalin tong tanke. Tsaka kung paano magpalit ng spark plug kasi ginawa niya na yun. Hey. Masama pala kusa. Oh, ganda ng sunog oh. Okay, papalit natin. Brisk Czech Republic 30 Newton meter, 9.5 foot pounds. Parang meron ako diyan. So, sa naghahanap ng model Corten X9, pang PCX, Honda, pwede. Iba lang yung tip niya dun sa original. Paano ba yung kabit? Limutan ko. Ganun. Sa 6,000, ganito yung tsura niya. Hindi pa sobrang dumi. Pero madumi na. Ito washable to. Again, yung air filter na to kay Jay Cabral ko nabili. Taga Paranaque. Member siya ng SR Squad din. So, if kailangan nyo, PM nyo lang siya. Try natin i-start. Tingnan natin yung warning. Wala namang error. Service 3.5 pa. 6.8 yung odo. Stock headers. Boss, thank you ah. Oh, abot pa ako, 30 minutes. Tumayos yung takbo ng motor ko sa wakas. As you can see, wala akong side fairings. Galing ako sa Jad Racing. Pinaayos ko yung exhaust ko, nagpakabit ako ng full exhaust eh. Kaso mapagpag, tsaka ang hirap ikabit. So pinapilit ko sa kanila. Buong buo na yung tunog niya, wala na siyang sungaw dito sa may headers. Kagabi kasi trinay ko siya, dinig na rinig ko yung tunog, yung sipol guys. Nakakainis, hindi ko marinig yung tambutso nun eh. Ngayon okay na siya. Medyo naging shorty lang yung tubo. So ngayon naman pupunta ako ng Dyno Pro. Ni-rush ko talaga to kasi ipapa-tune ko na siya ngayon.
itong daan na to. Uy, aksidente pa nga. Oh shit, man. Napakainit pa naman. Sana okay ka lang, kuya. Hindi ko nakita, mayroong mukhang malalang tama ni kuya, brother. Ingat kayo, guys. Last time na aksidente rin ako sa Aerox eh. Nadali ako ng angkas na ano, angkas na nag-retire sa pagiging tricycle driver. Ano muna, liko muna bago lingon. Lapit na ako. Kahit hindi sira yung daan, kinakayod. May masabi lang na project. Ayun, nakita ko na. Oh, katabi pala siya ng Dunkin Donut. Project ni Josh, ay ni ano, ni RJ. Marami din palang ginagawa dito mga sasakyan. Asa sila dyan? Man. Uy man! Eh. Yari sa'yo! Goods na? Ha? Goods na? Hassle? Uy, nagmotor ka din? Sa'yo ba yun? Pakainit ano? May naman gamot. SR natin yung kanina, yung GSX-R Gixxer King. Ito yung SR natin, guys. So bali nag-gain tayo ng 3 from base na 48 to 51 yung horsepower, tapos yung ano nya, yung torque nya is nag 28 tayo. So mas malakas yung torque niya ngayon compare sa noon. Based dun sa Kajet na naunang i-remap, mas mataas yung horsepower noon pero mas mababa yung torque niya. So mas torquey yung atin. Di namin alam, pero iba-iba yung tono talaga ng pagkaka-setup sa SR. For sure mas maganda yung takbo nito ngayon. So let's go. Ayos. Napaka-as. So tapos na, dalawa yung ginawa ni Josh ngayon, ito. Tsaka yung GSX ni Jan. Papakabit lang kami ng RFID ni Jan, tapos sama natin si RJ. Saglit lang naman 'yan eh. Saglit lang yan. Oo, sa ilalim.
Wow! Napaka-responsive ng motor. Wow! Napaka-responsive ng motor ko. Naninibago ako sa motor ko, guys. Yung kanina, yung pakiramdam ko okay na siya. Mas umu-okay pa siya ngayon. Napakalayo na niya doon sa karakter niya noon. Yung nakalongganisa setup pa ako na, ano, na exhaust. Solid, solid. Thank you, Overdrive. Thank you, Josh. Yun yung maganda kay Josh eh, kasi hindi niya kinokopya. Walang copy-paste. So, iba-ibang motor, iba-ibang character kasi. Kaya mas maganda. Kahit pares na SR, yung setup, kanya-kanya talaga. Nahirapan nga siya dito ng konti sa ano eh. Sa SR kasi iba-iba daw yung ano. Iba-iba yung timpla. Hindi pare-pareho kahit isang motor. Kahit pares yung motor. Dito kami sa Mindanao Ave. Papa-install lang kami ng North. Pang-North na RFID. Oo nga. Kaya kakata pumunta dito. Kailangan punta natin yung test ride. Test ride, ah. Bas may sticker pang motor? Meron, sir. Kasi mga plan na po yun. Hindi, ano lang, replacement eh. Nagpalit ng windshield. Sige, sige. So, surrender yung lumang card, no? Top? Oo, tapos yung laman nun, lilipat na lang. May ibabayaran mo kami? Check lang muna natin yung balance. Check muna natin, sir. Okay, sige. Sa akin? Sa iba? Ben, nakapangalan sa'yo? Oo, sa akin. Yung card? Oo. Bilis lang. Nag-load lang kami ng additional 500 pesos for initial load ulit. Pero may laman pa naman yung mga RFID namin. Sa akin, 550. Kay dyan, 600 pa eh. May get. So, dito, u-turn na lang kami ulit. Pabalik. So, bayad lang ulit ng 69 pesos. Tapos, north naman, south naman, doon naman kami sa may Katipunan, sa may Ateneo. Para magpalit ng auto sweep naman yun. Pakainit, pero ang ganda, buti na lang talaga. Ito ang suot ko. Ito ang hoodie jacket. Nakakabawas din ng init. Basic. Basa ko yung balintawa. Thank you.
Sabi nga wag eh. Ha? Oo nga eh. No, no right turn on red signal daw eh. Pwede daw, pwede daw. Tara. Mababait kami eh. Solid yun ah. Kala ko babaga dyan oh. Pinilit eh. Dito naman tayo sa auto sweep. Hindi pa kasi pinag-isa eh no. Replacement sticker 668 UUT. Wala po. May babayaran? Wala. Wala pag replacement wala. Sa ano kasi yung minorin kasi diba? Ante, ano tawag niyo yun? Sa rooftop pa rin. Bago na rin nata. Bago na rin. O baka i-re-racking yun. Nangyari nga si Pagnawag pa rin. Kasi last time ginawa ko to. Pero ano, walang sticker ng pang-motor. Ang haba ng pinila ko men. Ingat-ingat. Yung naging effect sa motor ko after ma-remap, para siyang ano, natanggalan ng tinik sa halalamunan. Alam niyo yun, yung parang nawala yung pumipigil sa kanya. Hindi ko alam kung may limiter pa to, pero feeling ko naka-limit pa to. Kang lilingon. Ano lang sa kanya, basic lang. Hindi siya nagagahol, hindi siya nagahabol ng hininga. Diba? Kasi pag sa stock, parang alam niyo yun, yung parang pigil na pigil yung hinga niya. Nagwa-wild yung throttle. Eto hindi, wala na. Basic na sa kanya. Wala na yung jerking na pakiramdam. So yun guys, dito ko natapusin yung video. Yun lang naman yung mga ginawa natin. So marami tayong nagawa ngayon. So maraming salamat sa mga tumapos ng video. Maraming salamat kung nag-stay ka sa video ito at tumabot ka rito. Yun lang guys. See you on my next vlog. Bye.